Yung! And welcome back mga sirs, ako yung X-Ray-Gen. This is our coverage of the DPC 2021 Season 1 for the North America region. Ayan, official PH broadcast tayo mga sir, no lag, no delay. And 1-0! Yeah. Okay, papapandaying! Tignan natin kung masasara na nito. And syempre, samahan nyo kami magiging cast nyo for this series, this village. And this is Dan. And syempre sa mga tropa natin dyan na nagbe-bet, and na gusto mag-bet sa series na to, or sa game number 2, habol na kayo sa PNX Bet, use our code LUPONWXC once na mag-register, and pag may katanungan, PM lang sa page, lalo na pagbibili ng voucher para maiwas scam kayo. Yeah. And syempre, shoutout din sa ibang sponsor natin, dahil tayo ang official broadcaster, yeah. Predator, Steel Series, and syempre, ayan, The Armory. The Armory. Na, pwede kayo bumili ng mga Civil War merch, available na yan sa The Armory page sa Facebook, and syempre sa Shopee, available na rin yan, and pwede nyo ma-check sa Shopee yung mga availability ng size. So, yan. Yeah. And syempre sa mga tropa natin dyan nanonood sa Facebook and YouTube, syempre pag may extra budget kayo and pag hindi naman masama sa kalooban nyo, pwede na mag-support sa ating Facebook and magpa-member sa YouTube. Syempre malaking tulong sa amin yan sa page, and syempre hindi naman kayo mawawalan dahil kahit natapos na yung DPC sa C, may tiebreaker pa, di ba? Oo, meron pa. Ayun yung inaantay natin. Kaya wala rin tayong schedule eh. Bukas ang schedule lang natin. Dalawang game lang tayo. Dalawang game. Isa sa China, and then yung ikak... Tayo ba magkakasama kami ni Ishi? CIS. Oo, tayo. Tayo, VIP. Vipinabi, maganda yun. Vipinabi, oo, oh, yun nga eh, di ba? Yun din ata yung huling series na sa CIS eh. So, yung mga 1 and 2 talagang pinagtatapat nila. Or yung mga noong teams na ano, talagang pinagtatapat nila sa dulo eh. Tama. Akala ko nga, dito magtatapat EG Queen. Pero hindi. Pero maganda naman. Oh. Pero maganda rin naman yung series na nakikita natin. Mababa ng ads, -1.5 handicap kay Map Winner. Eh kasi, kung tingin mo yung dalawang teams na to, ano eh, halos pantay lang. Hindi, times 3 to match winner eh. Times 3 to pangandahing eh. Baka napatingin ka sa live ads. Pero anyways, tingnan natin kung ano. Feeling ko mas malaki yan pag nanalo yung andahing 2-0. Diba? Shout out sa Joshua Timbol, tsaka si ano, John Lawrence, Jeff Padilla. And shoutout din kay Boss Buki Makbuki na isa sa mga member niya din dyan sa Team YouTube. Sa Team YouTube. Shoutout din dito kay John Lawrence na yan, from Team YouTube. El Enigma de Lelis? No. No pabor. Buen Pango. Good Pango. Good Pango. Diba? Pango, buen trabajo. Good job. Good job. Pangolive, good job. 5 seconds. Okay, multilingual. Ako kinakabahan sa mga sinasabi mo na, G. Hindi, meron nung unti-unti lang. Yung mga common words lang nun sa Spano. Kasi meron nung nagko-calls kami, yun yung mga madalas namin narinig. Yeah, diba? Uno. El Cuervo, arat mi hombre. Yeah, alam mo, natawa siya. Alam niyo eh. Diba? Pango. Ang ayun sinabi ko, nakalimutan ko. Buen trabaho. Pango, trabaho. Oo, pango, buen trabaho. Yeah. Pango, good job. Oh. Yes. Wait, ganito. Yes, yun tagot ko wait, sa kanya. Wait, tama ba ito nung nakikita ko? Sa inyo yung Queen Zero. Mukhang post 5 enigma ata ito. Post 4? Hindi, post 5. Ay, oo, oh, post 5 enigma. Post 5 ni ano, ni SBG to. Oo, pero hindi ko, parang first time ko ata makita si SBG. Na na magana post 5 enigma sa tournament na to. Pero kumbaga yung Quincy Crew, ginawa nila isa sa mga magandang heroes against sa enigma, which is yung Rubik. So parang tinanggal nila yung possibility na etong dahil mag Rubik and mano ako yung Lord Kuya. At si Kuya Nick na Lord Kuya. Buenas noches. Hey! Mga Pinoy talaga ba sa mga ng foreigner na ano yun? Keho ako. Kung ano na yung pagsabi. Kayo talaga. Boss, manan siya lang yung tiebreaker sa ilang games. Ay! Well, lang, check ko. Kasi sa ano... Nakalimutan ko na yung ano, apat kasi yung scenario dun. Hindi ko na... Check ko. Kung meron na siya sa Liquipedia. Sa Liquipedia lang man tayo lagi nagbe-base. Ng mga...
schedule ng match. Game 1, map 1. Well, considered kasi... Ah, ito. Ah, sige, sige. February 27. Sisindong Muñano. Ito, Chupapi Muñano. Senyor Muñano, Chupapi Muñano. Nadamay pa. Wait lang, inaano ko yung oras nung laro ng Mion tsaka T1. Ah, sige. Na-analyze ko. Pero habang hinahanap mo, ayan. Ano yung sinasabi? Ano, wala rin tuloy ako dun sa sinasabi ko. Hindi sa about sa CEO. Hindi about sa CEO. Bukas! Bukas ng 4 PM. Ba't galit ka? Bukas ng 4 PM yung laban ng Neon versus T1. Ayan. Para kung sino yung playoffs? Yung... Magpe-playoffs. Oo, tama. Tapos matatalo, wildcard. Ayan. Pero sure naman, lipad na sila. TNC talaga, hindi nalilipad. No? Tama. Though, ang TNC naman is may DPC points. Nalungkot nga ako, may mga... May DPC points pa ba sila galing dun sa ESL? Division? Hindi ko nga alam kung naka-reover yun eh. Hindi ko sure. Pero kasi, napakalungkot na nasa side ng TNC. Pinaghirapan mo. Kaya nga eh. Okay, ito pala yun sa lumpas ko. Ano nga yun? Anong major yun? ESL. ESL 1 Burning Up. Ayun, Chengdu. Ay, Chengdu pala. Yun nanalo sila. Tapos Secret. Hindi... Alama, Secret Dream Hack pala. Dream League. Oh. Dream League sila nanalo. Yan. Espero kay God. Undying. Pero nakakalungkot lang pag reset pero talaga. Pero ano? Hugando. Oh. Yes. Hindi na natin nag-gets eh. Yes. Relax! Only 2 words. 3 words. Okay? Pag isa-isa nga na lang. Naubusan ng bali. No sentensyo. No sentence. Yes. No sentensyo. Ito, bakit daw yung ibang tawag sa game map? Example, game 1, map 1. Kasi po, ang mga betlords naman, lagi yan, dati, CSGO CSGO and Dota, madalas yan talaga sila doon nakatutok. Mm. Siyempre, pag sa CSGO, ang map tawag talaga kasi doon is map 1. Mm. So, ang tawag naman sa atin, game 1. So, same thoughts lang naman yon pag sinabi, eto, map 2. Ibig sabihin, game 2. Isa lang naman ang mapa sa Dota eh, di ba? Di ibig sabihin nun, game 2. Yun lang po yun. Na, dito lang siguro yung ibang mga bet lords dyan, yung mga kakasimula pa lang mag-bet. Doon sa terminology. Yes, tapos sa terminology. Ayun, sabi dito ni Adalbert, wala na daw. Wala naman na talaga, kaso nakakalungkot lang. Season? Oo. Paano kaya yung mga gigs noon na hindi pa namabayaran? Cancel din kaya yun? Alam mo na, yung pinagtidiyan ni Kuya Reb ng 7 linggo. Nagkasa ko ng 7 weeks. Na-qualifiers. Paano kaya yun? Easy lang. Maano din yan. Pero tandaan, 4th pick na Medusa. So, kahit pa paano, match 1, pwede rin yan. Match 1, game 1. Same thoughts lang, mga sir, di ba? At saka same meaning, di ba? Unang laro, second na laro, pangalawang mapa, di ba? Ganun lang naman yan. Wind Ranger ni Bryl. Ay, maganda to. Nagpasiklab to nung nakaraan, di ba? Oo, no? 17-0 ata. Wait lang, sino ang kalaban? Check mo, sino ang kalaban nila? BNY. BNY ba? BNY ata yun. Feeling ko Black and Yellow nga ata. Presumers, tama. Presumers yung kawawa, yung ano. Tama, si Sammy Boy. Si Sammy Boy Lagmay. Tama. Presumers nga. And, ganda na draft dito na ang dahing, kumbaga hindi masyadong greedy. Yung draft nila dito, and kuti mo, wala silang masyadong hinihintay dito na matagal na skill. Wala silang Ravage, wala silang Black Hole, mga ganong skill. Baga, focus fire lang yan. Stone Gaze and Rating yung naging last resort dito for the side of Quincy Crow. Kumbaga hindi masyadong no-brainer na last pick. Alam mo naman na Rating ngayon, pwede mo siya ipasok kahit sang draft. Kasi malakas naman yung ano niya, yung win rate niya. And kumbaga isa sa ano na din naman itong si Rating. Lagi napipick sa meta dahil sa kanyang buff na yung third skill niya is cooldown na lang, hindi na lang chance. Mm. Pero sa side, I mean sa game 2, gusto ko yung draft ng Undying. Ako din. Ang lakas ko kaya ng Undying. Ang lakas sa lanes and hindi masyadong greedy. Ang dami magbe-benefit din sa physical damage ng kasi... Ay, tama. Diba? Yung sa third skill, ni Elder Titan. Yung Nature's Order, ibang game pala yun. Natural order, tama. iba pala yun. Sorry. Natural Order. Tama.
Diba? I mean, dito sa ng Queen siguro, wala naman ditong hero na may matas yung base armor. Pero, sulit pa rin kung titignan mo, di ba? 100% kasi yun eh. 100% na wala kang base wala armor. Kang ba- ano, wala kang base armor. Tama. At saka, spell. Magic resistance. Magic 100% resistance. 100% wala kang magic resistance. 100% wala kang armor. Parang ka nahubaran nun. Di ba? Tapos parang nahubaran tapos nakatutok sa yung aircon full blast, no? Kala ko iba nakatutok diba? Kinabahan. Oh. 'Di ba ma-electric okay, pan lang? Ba-electric pan lang naman. Yeah. Ship, no? Pero ganda na draft dito and dying and wala naman ganyan yung rusty na yan. Sa wala draft? Naman padulas. Ikaw. Ay, nandiyan ba gising na? Gising na yung ano mo? Gising na ang tita mo ay tito tita. dinadala dito siya, no? Nanawa na ako kay Rebo kasi laging inaanin. Tinitira si Tinte. Pero ta shoutout dito oy boss. Andayin ako boss dito. Boss or Madam Chanel Oravan from Team YouTube. Ano yan taga Anyong yata yan, Anyong. Ah, taga Korea. North. Pag nanalo yung Andayin, isang buwan akong mayaman. Uy. Sana all. No? Kasi ako kahit isang buwan hindi ko pa naranasan yung ganyan eh. Isang linggo hindi ko naranasan, isang buwan pa kaya. Pero, pakilala ko muna natin. Pero lang sa'yo. Pakilala ko muna natin. Na, for the side of Undying, Moon Miender. Sa kanyang Mirana, Bradford's Wind Ranger. Mga boy, si Everlight. Sa kanyang Pangolier. Dubu for his Elder Titan and Timado sa kanyang Medusa. Iba na yung mga boy mo, ha? Ah. Pero ta, sa side naman ng Queen si Crew, we have a Yawar sa kanyang Rake King Queen or CCNC sa kanyang Void Spirit Lelis or Les Lau sa kanyang Tide. MSS, Onus Rubik and Loa Earth VG sa kanyang Enigma. Always remember, spears are hard, easy pango. Easy pango. Easy si pango. Easy si pango. Pero ayan, shoutout kay Rusty David. Nanonood. Ay, sorry. And, Rusty Kablay pala. Ano yung sabi ko? Paralyze season? Season 7. Season 7 pa rin. Nauna pa sa Civil War. Ako, ano pa lang, season 4 pa lang naman. Diyos ko po. Ayan. South boss. Sumbong kita kay Kim Jong. Uy, Pilach! Ano yung nagurado lang kasi sabi ni Anyong. Ni Pilach, Anyong eh. Eh, dito nung isang Korea. Baka mama, North Korea eh. Baka may OFW pala tayong taga North Korea dyan na nakapag-internet. Eh, di mausay ka nga doon. Wala bang internet doon? Eh, si Kim Jong-un lang, may internet. Tapos, so, pag isipin mo yun kung ikaw lang may internet, nag-alit ka pa, no? Lag! Sino ba nag-YouTube? Nag-ganon ka na, sino nag-YouTube? Sino nag-download dyan? Grabe nga yun, no? Paralyze now on its 8th week. Parang ano lang, parang pelikula lang, ha? Nakakasama mo yan kayo yan. Sino na nasa top 2 standing EG and... ayun, Quincy. EG and Quincy. Yung Quincy is, sa ngayon... Sila yung nasa top. 6-0. Tapos EG, 6-1. Oo. And then, ito, 5-1. Ah, tama. Itong Anday. Sila. Yung Quincy... Ba Quincy? Ah, tama. Ano pala? Tama. 6-0, 5-1, 5-1. Nasabi ko na pala. 6-0, 6-1. Tama. Yung EG. 6-1 yung EG. Kasi 7 games lang naman sila. Pag naging 8 games yan, ewan ko sino yung isa. Diba? Pero tingnan natin, ha, kung consistent itong si, ano, si... Uy. hindi na ano yan, mithril hammer yun ha. Parang desolator na yun ha. Parang si Tiny yung naglalakad sa taas. Kaya ako na naka ano, naka giant's ring. Na naka giant's ring. Seryoso, sakit sa ulo ng dagundong. Bug. Pero unting tiis na lang yan. Dahil I think matatapos na rin naman na tayo. Bug. Pag-re-bug. Humayanik. Kasi nung nakita ko na nagpupukbok, ang gamit pa nila ay medyo light na parang light pa yung lagay na yun. Parang ngayon, may nakita, may nakita ako maso doon eh, pero hindi niya, di pa ginagamit ni Kuya. Mukhang ginagamit na ngayon ni Kuya, yung maso na. Kaya ganyan kalakas. Yung Mjolnir na. Oo, yung Mjolnir na yung ginagamit. Kanina, Glipnir lang eh. Diyos ko po. Akala ko, maliit pa yung gamit niya. Anak ng saging, nabilaw ka dyan. Pero ito, Bryl.
Namusta yung tropa natin dyan, 12-1. Decent naman. Hmm, okay naman yung farm na dito. So may top naman, okay lang din yung farm dito ni Yawar. Pero si Saberlight, consistent na medyo mababa yung last hit. Pero, kumbaga expected ko naman na di ganun kataas yung last hit dito ni Saberlight dahil medyo mahirap din talaga yung matchup na to, Raid King plus Enigma. Hmm. O siyempre, mas mababa yung last hit niya dahil lagi nade-deny yung range creep, di ba? For... Pwede bang ibili ng voucher yung pera sa GCash na hindi verified? Maling number kasi nasinda ng GCash. Ha? Yun ang... Naku po. Teka, medyo nalito ako. Mat kasi yan eh. Pero, message ka. Eric Santos, message ka nga sa Koenig page para masagot. Oo, masagot mo yan. Masagot mo yan. Or masagot yan. Kasi, ewan ko ang ano talaga eh. Ano ba? Elder Titan, mamaya pa yung Astral Stamp mo. Relax ka lang. Pero eto na, speaking of, naku, napapahirapan dito si Maboy. Tapos, ay, nagtakot. Saberlight. Puro tawa na lang naiisip ko, alam nyo. Let's go po. Pero ito sa may bottom lane. Okay naman, last dito ni Tide, pati itong si Medusa. Pero dito sa bot of laners natin, alas pantay lang last hit. Ito kasing last hit dito ni Saberlight. Baka mamaya yung iba dito, mga ano lang, skeleton... Skeletal warriors. Oo, ni Raid King. And kuti mo yung pera kasi nung maalaga din ng Raid King, ang baba. 5 gold lang yan eh. Dapat dyan nakalagay eh, no? Ano? Yung creeps, mga ano, 7. Skeletal system. 8. Nakalagay. Na, ano na, may uy! Division. Tumali pa nga. Kaso nandun yung rune. And I think mukhang masisecure naman, diba? Masisecure nga ni Brel dahil, siyempre, si CNC, di ba siya dito level 6 and mas mataas na yung level niya dito kay Brel. Ang nakikita ko kay, ano, kay CNC, magaling siya midlaner, parang pag nakakatapat siya ng Pinoy. Na ano siya? Alam mo bang... Hindi siya ganun kadlag. Eh kasi siyempre, Pinoy to nakakatapat niya and si Abed na nakatapat niya, nadudurog din siya. Nal din siya, no? Oo. Ewan ko, ha? Ano yan eh? Galit sa bawi yan sa ano eh. Pero wait lang. Nako, Maboy, Saberlight. Nako, mukhang Spears are hard. Pango is hard as well ah. Pero first blood yan, makukuha yan ni SVG. And that first blood is brought to you by PNX Pet. Use our code, LuponWLG. Pag mag-register and pag may katanungan, PM lang sa page. Anong sinasabi natin? Anong pinag-uusapan natin? Nawala tuloy ako. Yung kay CNC. Yung mga nakatapat ng Pinoy. I think that was 2017. Sobrang ano, hater ng TNC yan. Bakit? Di ko nung alam. Sa panelist yun eh. Na parang, ang sabi ng panelist nun, ang dark horse daw nun is TNC. Nung coming ng TI7. Going TI7 eh. Tama. Eh diba, ang lineup nun... 1-4-3-7 at saka Kuku mid Some Mage of lane. Ang carry pa nun is Raven. Si Raven, di ba? So going TI7, 1-4-3-7 lang yung nawala. Ay yung pumalit kay ano eh, kay AU. Lahat ng panelist nun sinasabi, I think TNC kayang-kaya to. Dark horse yung TNC dyan. Malaki, maraming bubulagin yan. Siya lang yung ano na wala, oo, na parang yan lang naman yung malakas sa sea. Pagdating naman sa ibang region, wala yan. Wala yung mga yan. Nagkataon nga lang noon, nakinain din na, ano, or nakalimutan ko kung saan siya naglalaman noon. Optic ata. Optic, or NIP. Nabugbog siya sa lane, pero nanalo sila sa match. Pero bugbog siya sa lane. Ha? Bugbog siya sa lane, panalo sa match. Para sa akin, kung ako yun, okay na ako dun eh. Nanalo kayo. Sige. Pinugbog naman kita. may bragging rights ka rin. May bragging rights ako dun. Pinakain siya ni Kuku eh. Alam ko yun eh. Yung TI yun eh. Hindi ko lang matandaan eh. Basta every time na involve ang TNC at nasa panelist yan, sobrang hater yan. Hindi ko alam kung hater ng Pinoy o hater lang ng TNC. O baka hater din ng Southeast Asia na ano. O yun lang. O ng region, di ba? O baka hater nga ng talaga ng Pinoy. Kasi pag may mga Pinoy na nakatapat siya, lalo na si Abed nung napunta ng NA, dudurog siya, Mimi. O, diba? Dudurog siya. Punta ka ng sea! Daming dudurog siya dito. Pakilala kita kay Nitsuga. Case lang pala. Kaya-kaya ang durugin ni Nitsuga yan. Diba? IDC MMR. O, diba? Carry war pa rin.
Ba't wala si Yawar nandito? Siya yung Yawar is. Andyan si, ano, si... Yawar. Ano, Yawar. Ano, si Bumi, tsaka si Chan. Ayan. Ano, yung... YS, ano, ayan. YS, ayan. Nagpapal kasi sila ng name eh. Pero, Sabalite? Kaya, pag ini-intro ko tong Quincy Crew, kaya sabi ko na, ayan, Yawar agad. Ako din, hindi ko rin sinasabing Queen eh. CCNC yung inaano ko dyan. Tsaka ito kay SBG. Sa Pulso Tadjang! Nice. Nice. Ba't kasi hindi ko alam, ba't okay na yung pangalan nila, pinapalitan pa. Eto, mm-hmm. Medyo gets mo naman yung kilelis kasi parang ginawa niya lang JJ mo yung lelis niya, ginawa niya Leslaw. Leslaw. Pero hindi naman yung malayo, like yung kay SBG, tas ginawang Loa. Mm-hmm. Sobrang layo. No, I see. Pati daw sa pub game, palaging talo si CNC. Pero magaling na player naman yan. Oh, okay naman siya. We can't, ano, deny, deny about that, ano, fact. Diba? Mm-hmm. Pero ito, nabote. Uy, muntik na. Kinapos na lang sa puno. Pero halos dikit lang sila na lasit dito ni Windranger. Na-expect ko sa ganitong matchup, medyo lalamang yung Void Spirit. Sa matchup na yan. Siyempre, mas mabilis naman talaga mag-farm yung isang Void Spirit. Depende sa skill build, siyempre. Yeah. Pag wala kang 8 Remnant, tas nakamax yung dissimulate mo, mabilis ka talaga mag-farm. Pero, my boy, Sableite. Garbo pa, corrosion na siya dito. 48-3. Sino makatapat nito? Raid King? 47-6. I think all good lang yan. Okay na yan. For both of laners, yung ganitong lasit. Sobrang goods na yan. Pero Yawar, level 6. Ay, nasa agasaan! Ay, joke lang! Nawala pa yung duration. And Sableite, babo, ano siya rito? Mabibigyan siya. May resurrection na pala yun. And even Bryle, he's in trouble. Naku, double kill for Yawar. Yun lang, di magandang sign yan. Okay na yun, nakapalit yung buhay na reincarnation niya. So, good rotation para dito kay si CNC. Inihintay niya lang pala na mag-rotate itong si Windranger. Mm-hmm. Tapos saka siya nag-rotate. So, nice rotation ano dito para kay CNC. 2 kills yun for Yawar pa, di ba? Mm-hmm. Siyempre, kung... Grabe ka naman doon, tatlong item. Ah, kala ko doon, tatlong item eh. Dalawa pala. Pero Yawar, ang base ng farm niya dito going for Manta style. Ang base ng ano niya dito, Yasha. Oo. Within 10 minutes, meron na siyang Yasha. Tapos ano, threads. Diba? Bilis, ang bilis. Grabe nga yan kung totoo. Pero ang ganang ginagawa dito ni Enigma, ini-scout niya yung triangle baka kasi may possible na mga stacks. Mm-hmm. So, yan. May dalawa siyang ward dyan sa pagkakakita ko. Hindi, isa lang pala. And, oop, naku, napasalaw! No hesitation, ah. Oo, nagamit agad dito yung black hole. And I think that's a very good black hole for tama. The side of, ano, SBG. Huling-huli sa camera. Oo. Itong si Windranger. And, kumbaga, ang problema po nung kay Windranger, bago siya mag-tama ng black hole, nakapag-cast pa siya ng Windrun, which is hindi sulit. Kasi, siyempre, gusto mong gamitin yung Windrun mo after ng black hole para malaki yung chance mong mabuhay. Oo. And dito naman, ako, one-on-one with the Great One, Timado and CCNC. Pero kalabitan, may gusto ko na gagawin ito ni Yawar. Walang gloves of face, walang Midas, like, Radiance agad. Free farm naman siya. And syempre, yung Radiance, maganda yun against sa mana shield. Kasi syempre, pang burn mo rin ng, ano, yun, ng mana shield. Basta para sa akin, pag wala kang pang burn ng mana, yung natural na pang burn ng mana, ang magandang pangontra kay Medusa is mga DPS. Like, for example, Radiance. Maganda ano talaga pa? Pang burn ng mana. And focus fire, maganda focus din. Focus fire. Kaso, kampi niya yung Windranger eh. Pero maganda yun. Mash Rapnel, and focus fire, Radiance, Vessel. Diba, madalas din na nakikita natin na pag may Medusa kalaban, nag-Vessel. Pero kasi kung tingin mo dito, Quincy Crew, walang mag-Vessel. So, I think okay lang naman na walang mag-Vessel sa kanila. And, uy. Good hit pa rin yung arrow, pero Moon Meander, medyo delikado siya dyan. Ah! Stolen arrow! Tumama. Yun lang, tumama. Sapol sa tadyang. Pero gusto ko yung ganyan itong skill build ulit ni Mirana, lalo na ni Moon Meander 3-1-1. Na... 3-1-1. Kasi, syempre, ang madalas na kukunin ni Rubik is Panna. So, as long, ay kung ganito pa yung kababa, yung level ng Mirana, bago, okay na na-level mo lang yung arrow mo. Ah, syempre, pag naka-max yung arrow mo or naka-level 3, tas makuha ng Rubik, mas okay yung Urubik. Eh kasi yung Starstream hindi naman gano'ng kadaling nakawin eh. Diba? Madalas na gano'n na ako kay Mirana is Panna. So okay to. O siyempre, pag nakuha ni Rubik yung Starstream, mas bibis mag-farm yung Rubik, diba? Oo. Mas position 4.
Tama lang, ano lang, tatambay ka lang sa NC nyan eh, or sa neutrals, di ba? Pero alam kaya ni Ewar, nakablock yung, ay, Tibado, sorry, na nakablock yung ano niya dito, yung triangle or yung ancient. Mukhang malalaman naman siguro. Mukhang makakakotob naman siya dyan. Posibleng hindi. Queen C, Queen C tuloy si Quinn or si CCNC, nakakuha pa ng ano, double damage siya. Ay, nasitip. Nakakita dito ni Cyberlight. Na dito si Queen and for... Queen siguro, okay, mong pipilitin nila itong objective na ito. Arrow, scouting lang. Arrow na yun. Ayan, pumasok si CCNC, may double damage yan, ha? Then there's a stone gaze. Ayun, patay agad. Eton si Elises. Nice, Rolling Thunder. Kanto nga ng Rolling Thunder na yun. Plus, the Earth Splitter. Patay ang tatlong miyembro ng side ng Queen si Crew. Yun lang pala yung nakantay nila. Nice arrow for Miranda. Tinamaan ito si Enigma and yung Rolling Thunder and nice defense dito sa side ng Undying. And possible sila pa makauna dito ng Torres sa may mid. No. And I think sila nga ata makauna dahil ayun nga, sila nga makauna dahil mayroon dito si Cyberlight na Herb of Corrosion. Pero Swashbuckle makukuha. Swashbuckle out. Tali na naman. Kaso hindi dumikit. And, out muna sila dyan. Okay. Pero biglang angat yung network dito ni Medusa kay Raid King ng konti lang naman. And I think yung magiging manta timing dito ni Medusa is siguro 14 minutes pa nga ata dito yung manta niya, hindi pa 15 eh. Pero, uy, grabe naman dito si... Pero buti nando si Dubu. And, speaking of timing ng manta, 13 minutes manta pala to. Hindi to 14 o 15 na madalas nakikita kong timing. Dapat ng... Dapat kasi may isang item pa yan eh. Eh pero... Diba? Ah tama, Raid Band or Magic Wand. Pero rush talaga eh. I mean, after ng threads, nirush na talaga yung ano niya, yung manta. Pero sobrang bilis. Meron na. Meron pala siyang Raid Band, sorry. 14 o 4. Mabilis talaga. Kasi nakakita ako ng mga Medusa na Free Farm, ang madalas talaga ang timing ng manta niyan is around... 14 to 17. Oh, ayun, mga ganun. Ay, ano, 15 to 17, sorry. Pero eto, ang ganito kabilis. Ayun. Pero ang ganun ng ano, sakto yung sentry. Doon sa isa pang observer, di ba? Pero uy, nakita nila, etong si SVG. Yun, gusto ko yung ganun lang. Oo, relax ka lang. Yung isang pero itong magagawin ha, 14.36. Yung isang malakas pero hindi yung tuloy-tuloy. Yung isang, isang bagsakan lang. Baka naman yung building yung bumagsak. Relax ka lang. Isang palo nga. Malabo yan. Pero op. Mais patanata nila si Dubu. Kukuha ka ng bounty ha. So, patutulugin no. Sana all. Nakakatulog. Uy! Ang greedy na Braille! Ang greedy na Braille! Yun lang Braille! Naku sayang! Tamo siya rin mismo na pa-mosquito ba siya oh. Ba't mo ba siluwa? Sayang! Ang greedy. Sayang yun. Yeah. Pwedeng mag-cause yun ng mga lands, ano, mag-snowball itong ano, dahil sa mga ganong objective. Oo. Pwede na kunin. Parang pangat na kuha ng MSS dito, Swashbuckle. Yun lang. Pwede pang farm? Hindi, kaso, siyempre yung Rubik hindi magano. Ay! Pagkano pasok! Pero Timado! Op, napag-sogit. Ang ganda rin. Nung Earth Splitter, patay yung Raid King. Round 2 for him. Naku si Timado, na-slow nung reincarnation. Pero mapagod naman natin. Pero mukhang makakalayo. Sino itong lumilipad? Naku si Bryle. Si Bryle na naman! Patay na naman si Bryle. Arrow will hit. Ay, pero! Pwede na lang ikaw yan. There's the Starfall. Sa kanya pa yung tama. And 2-man black hole. Dito, sa side ng Quincy Crew. And he'll be getting a double kill. SBG is down as well. Buyback will be committed. Buyback yan ni Elder Titan. Lelis. Ang tanong, saan siya pupunta? Lelis. Saan siya nag-TP? Sa mid. Ayan na, MSS. Tulog din muna. And grabe naman yon. My boy, Cyberlight! With a double kill. Sabi dito ni Cyberlight, ako na bahala, Bryle. Kung di mo mabubuhat yung laro na to, ako ang bubuhat sa laro na to. No. And mukhang ganun nangyayari kasi eto si Bryle, dahil sa back-to-back deaths niya, biglang bumaba yung network niya, mas mayaman na dito si CNC, pero si Cyberlight, unting umaangat yung network niya dito. Si Maboy. Kumbaga, kung tingnan mo, hindi naman masyadong angat yung network niya dito kay Tide, mas lamang pa rin dito si Tide Hunter. Pero yung impact ng laro dito ni Cyberlight, nararamdaman mo. Oh, nabigyan ni Lelis si ano? Baka nakita na lang gumagala. Dahil meron ng yuls. Eto. Pero nakatakot yung ano nangyari kay Timado kanina kasi feeling ko parang mamatay siya doon.
nung timan siya nung slow nung tawag doon, yung second incarnation. Pero buti nakapag-out siya. And for Timadon, tapos ang level niya dito, and I think before mag 20 ay, minute ganda. Mark, magkaka-ano na siya dito, yung talent tree. Ng Pupil's Gift o say ano? Ikaw? Pupil's Gift or Quick Silver Amulet? I think Quick Silver. Mas maganda Quick Silver, para sa akin eh. Kasi maganda niya sa Medusa eh. May attack speed, may animation, projectile speed, attack speed, movement speed, no? Pero Timado, naku yun na napag-usapan, but you, and me in the moonlight, let's see. Pero smoke, ayaw. Teka, moonlight. Teka, medyo weird to ah. Smoke sila. Tama, kalawan din sila mag-smoke. Is out. Kumbaga, pang team fight lang nila dito is Rolling Thunder. Di ba? Uy, double damage. Nakita pa. Sweet. Naman yung Quincy Crew. And binote na dito ni CCNC. Nahanap nila yung tatlo. Hindi ko alam kung pinasusunod lang ni Bryle. Alam, nandito si Bryle. Pero rabbit siya mo na ba yan sa mukha? Hindi ba? Ayaw. Uy! Ay! Nakita! Saberlight! Nag-pop siya ng Rolling Thunder! Nakita! And hindi rin nag-connect yung arrow and puro sagasa inabot kay Saberlight at buti na lang! Na-change stun. Oo! Hindi na nakagalaw. Pero ang ganda nung ano doon, sentry ni SVG? Ni SVG. So at least madi-divert tong Observer Ward na medyo unique yung pagkakapwesto. Investan muna kaya nila ng ano. Ito, bumibilis na rin yung farm nito. Anong nakakuha nito yung Radiance? Biglang nagka-dagger agad, oh. Saberlight. Going for BKB. Village, pampira ka ba? Matutulog ka, wag mo gayahin si Chibibi. Yun lang. Alam mo, hindi ko gagayahin yung si Chibibi. Number one, isa lang dapat, kumbaga pag nabrandan ka, dapat ikaw lang unique. Sabi mo, you're the Philippine Panda, diba? Si Chibibi. Philippine Panda, pero kamukha mo si John Lloyd. Panis kayo dun, diba? Baka Philippine naman. Panda. J.R. Tan, shoutout sa'yo. Idol kong tunay yan. Pero si Saberlight, ito yung idol kong tunay, patay. And you are now on a killing spree. Para tayo may naka-queue dito na item kay Saberlight. Pero yung ano agad, yung Ag Shard para meron siyang roll-up. Ano? Roll-up Thunder. Diba? Saberlight, yung kanta ba yan ng The Weeknd? Anong kanta? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Ang alam ko lang, ano eh. Pero may makakanta ako ng ano. Boulevard. Yan, alam ko yun. Alam mo yung Boulevard? Ano yun? Wildflower. Just may once. May maalam akong kanta ng Weeknd. Mga pero kanta ng Air Supply. Yan. First PH Panda. Diba? Sino nga nagsabi? Nakalimutan ko sino nagsabi sa kanya nun eh. Diba? Si Kuenik ata eh. O si Alo. Feeling ko pag gano'y, feeling ko, kakampi natin si Kuenik dito. Basta yan si JP. Si Chrysostom. Ay, sorry. Oo. Relax ka lang. Nalaman ko kasi yung first time yun dahil yung kay Ewe. Yung parang nag-send siya ng Gcash. Kay Ewe. Tapos nakita yung pangalan. Eh, di ba pag mag-send ka ng pera sa Gcash, may kita mo yung pangalan. Alagay Chrysostom. Oo. Inulit ka na mo. Sorry. Inulit mo pa eh. Okay. Ayan. Let's see. Ito na smoke. Smoke up yung ano ah, yung Quincy Crew. Bryle, naku po. Oh, may nakita siya Shinigami si Bryle na agawan pa and then Ravage will be committed. Kaya so ganda rin ng sagasa ah ng Rolling Thunder. Swashbuckle will connect as well. And patay itong Enigma. So, let's see. Timado medyo detado siya dito. Saberlight is down. Timado, di pa gano'ng kalaki yung damage diba, na rito. Bye ba kaya? Bumagal na naman siya with the reincarnation. Hindi na kailangan. Lely's in trouble. Oop! Hindi na, makakasurvive. Medyo greedy para sa akin yung ginawa ni Award doon ha. Na parang inampas siya muna bago stand dito si Windranger. Pero buti na lang may follow-up agad na Ravage para dito kay Lely. So di na talaga nakagalaw dito si Windranger and yung maganda performance ni Windranger na nakaraan against Poor Zoomers or si Bright. Medyo nirapan siya dito sa game na to dahil 5 deaths na dito yung yung pagkamatay dito ni Bright. And for Bright, maganda man yung next item niya BKB. Once na makuha niya itong BKB, I think may skadi na to pero hindi pa ganun kasakit yung damage. I think for Timado baka bumili na siya ng Butterfly or MKB.
Butterfly MKB na nakikita ko yung ano, item niya. Kasi Butterfly, pwede niya sabayan sa evasion na itong si Raking dun sa Radiance. Radiance. Or, solution na naagad yung evasion. Yung Radiance naman ang solusyonan niya. Tama. Yung 17% miss chance. Diba? Ano ang nami-miss? Ayan. Si Yowar yung YS. Opo. Ano ba ibig sabihin ng YS? Yowar dash domain? Yung ba yun? YS. Alam ko yung ano niya, yung ano niya, yung... Ay! Si! Grabe din ako. Ganun, grabe si ano? Si Saberlight? Maboy! Maboy! Grabe no, mag-Rolling Thunder talagang di pinapagalaw. Grabe, grabe no. Tignan mo, alam ni Derek kung sino yung highlight. Siyempre. Maboy! Saberlight. Remember, spears are hard. Easy pango. Easy pango. Yeah. Parang sasabi mo about dun sa YS, alam ko yung S niya is yung middle name nila. Ah, yung Sied data. Sied? No. Kasi diba last name nila Hasan? Nakala ko yung war Sumail, diba? Brotherly love, bro. YS, diba? Amali mo, Sumail din, diba? Mamaya, tribute niya to kay Sumail, yung pangalan niya. O baka girlfriend. Hindi natin alam. Meron ka ba nun? Nung three-way tie daw sa yung ganyang immortal. Ah, okay. Ni Medusa. Yung Medusa. Ganda yan. Wala ako niyan eh. Wala. Yung ano lang, yung sa buntot lang. Buntot lang. Mahal kasi yung shield eh. TI-8 ba? Ay, limot ko na kung anong TI yan. Nako. Boomy Gaming, shoutout sa'yo. Ayan, all the way daw from Bacolod. Magandang umaga. Magandang umaga mga sir. Ayan. And MKB bubuyin dito ano ni Medusa. So ayaw niya sabayan sa evasion itong si Raking. Gusto niya na solusyonan na agad dito yung evasion or yung radiance dito ni Raking. Then after siguro kailangan niya na BKB kasi kahit papaano dapat hindi siya masama dun sa Ravage or sa Bebelo. Mayroong regen doon na ay napapagad yung Aegis. Pero may preemptive BKB na ginamit dito si Ewar na medyo weird. Eh, nakakuha rin niya yung regen rune. Pero at least, na-force nila dito mag-Rolling Thunder itong si Saberlight. Timado, with the Manta, let's see. Nahabol pa rin nila. Si Loa, may dagger na. O si SVG. Ay! Kamutigan pa. Muntikana ka na. Oo. Pero I think, kung tumahan siya doon ng pana, matik, patay na siya doon dahil wala nang Rolling Thunder itong si Saberlight. Wala silang pag-ano doon. Pang, counter-initiate sa Ravage. Pero buti dito naman, and I think, kakalma muna dito yung dying, kailangan talaga i-farm dito ni Tabado, yung kanyang MKB. Ano kayong game changer na item dito kay Saberlight? Aghanim. Ay. Pwede rin. Siguro i-buff niya na lang dito MKB si Medusa. MKB ka na lang, gusto mo? Siguro Vladimir, siya naisip kong magandang item. Kanina ganun item niya. Kanina ganun item niya. Ay, nako po! Pero yun lang, na-isputed. Ito si Timado, pero may ano dyan, ha? Nice talent. You and me in the moonlight, ha? Pero ang ganda ng shackle shot coming in from Vlad. Hindi siya mapag-Ravage! First lock. Oh, yun na nga, yung Ravage, yung Timado. Pati yung Black Hole, kinumit na sa kanya. Pero buhay ka rin. Na-cancel! Kahit papano. Pero ang ganda na naman ng shackle coming in from Vlad and LOA or etong si SBG mamamatay, Timado. Fighting for his time. Sinong unang bibitaw, si Yowar o si Timado? Yun. Si Timado, yung unang nabigyan dahil mabubuhay uli, itong si Raid King. So that's 2-1 exchange. Delikado rin si Maboy, Saberlight, and 3 man down sila rito. No buyback available for Undying. Kinulang sila ng tool para dito kay Medusa para tulungan. Hindi agad na-cancel yung Black Hole. And nahirapan itong si Medusa. Once na siya yung na-focus dahil wala silang defensive item like Glimmer Cape, Solar Crest, Lotus Orb. And feeling ko kay Medusa after na MKB kailangan niya talaga ng BKB. Hindi siya maagalaw or andali niya ay kahit once na wala siyang BKB. Pero hirap na silang patayin yung Medusa. Nakita mo, halos ilang ultimate na rin yung nagamit eh. Tama. Kasi kung titin mo, ito si Medusa, kahit isa lang yung tamahan ng Mystic Snake, pagkabalik nung Mystic Snake sa sarili niya, ang taas nung mana. Oo. Meron kasi 32% gain yan eh. Tama. So, I think for Undying, kulang na talaga sila dito ng pang-buff dito kay Medusa. Yeah, tama yung sinabi dito si chat. Ang tagal nung respo. Sipin yung tagal ng pinatay yung Medusa eh. Diba? And then, play sobrang ano, late reaction star kayo doon. Pero, well, no use crying over spilled milk. Tapos na yun. Ito na si Saberlight. Binabanatan ni Yowar. Okay, may roll up. Okay.
Last Rolling Thunder. Rolling Thunder, rekta. Sagasa ba? May reincarnation na ba yan? Meron na. Nice tali. Ganda ng tali. Pero kulang pa sa damage, ha? Naku, yun lang. Rolling Rubik's Cube. Naku, may Rubik's Cube. Na yun, nasa gasaan. Mas mahirap nasa gasaan yan. May kanto yan, eh. Kaya, so nice stolen spell dito para kay Rubik. And, diba, tatama farm lang dito. Kaso napasagan din na sila dito. Na objective sa may baba, second tower yan. And kukunin nila yung outpost. Pero maganda yung nakuha dito yung neutral light yung timado. Lifesteal. So I think for Saberlight, it's either mag-Vladimir na lang siya para mas lalong ma-buff yung lifesteal dito ni Medusa or Solarcrest. Kailangan kaya nila Lotus Orb? Sa tingin ko hindi naman kailangan na Lotus Orb agad. For Undying? For Undying, para dito kay Medusa. Kasi unti lang din yung mare-reflect nila eh, tsaka madi-dispel. Ano lang? Evade Fire Blast. Teka lang, uy, nag-explain pa ako eh, ispel lang. Fuck. Windrange, grabe naman kayo kay Brian. Hindi, nag-fall off lang dun sa... Hindi, grabe kasi. Windrange support daw. Hindi, baka tinatanong niya talaga. Hindi po, Windrange mid yan. Windrange mid. Pero, timado, nag-hesitate ata siya ditong bilhin. Yung MKB, turn between... MKB tsaka ano ka na ba? Divine? Eh, kaso ang problema, magdi-divine ka, ano mo tong yung javelin mo? Bigay mo kay Pango. Gano'n lang, no? Benta mo, buy and sell ka, no? Para meron ako javelin. Pero gusto ko itong item ni Mirana. Ano ulit, Aghanim's? Kasi ang mangyayari dito, kasi diba, lagi nagpa-pop ng BKB ito si Rage King sa first life niya. Mm-hmm. Ang maganda dito for Aghanim's ni Mirana, syempre itong si Rate King, wala masyadong magic resistance na item. So, pwede mangyari dito is first life na ginamit ni Rate King yung kanyang yung BKB, pagka second life na walang BKB, ang dali na lang patayin. Basta magkaroon ng Aghanim's. Kasi magkaka-burst ka kahit papano. Or vice versa. Kumbaga, pag si Rate King sa first life niya, hindi na ginamit yung BKB, madali agad nila mapapatay. Ito si Mirana. Kumbaga, pag sa second life, ang papatay na dyan is yung yung Windranger. Kasi kung tingin mo si Windranger, ang nakikita ko dito kay Brella, pag nakikita nila na si Rate King, kaya nila patay na second life, hindi mo na siya nagpo-focus fire. Hindi niya mo nagagamit yung focus fire. Sinesave niya kay Rate King para pagka second life, madali nang patayin si Rate King. And kung for Rate King, isipin mo, wala mas siyang pangontra kay Medusa. Wala siyang halberd, wala siyang blade mate. Yung Radiance, oh, wala namang effect yan pag nagka-BKB. Or pag nag-pop ng BKB si Windranger. Diba? So, para sa akin, maganda yung, yung Aghanim's talaga. Ah, okay. Nag-MKB na siya, no? Ayun. Then, next item BKB. Kailangan talaga ng MKB. Kailangan niya talaga, eh. Shout out kasi Payday ngayon. Sana all Payday. Pero kasi yung Rubik's Cube. Oh, na-stuck. And Moon, ayun, patay siya. Sakit ng Mortal Strike. Stoppable. Almost 600 ata. Ito pa, isang problema ng Undying. Wait lang? Oo. Patay na naman si Mabo. Patay na naman si Maboy. Ay! Nakapag-roll up pa eh. Pero wala. Mamamatay pa rin. So ito, Vladimir's na lang yung bubuin dito talaga ni Pango. So all in talaga sila dito para kay Timado. Pagdating sa pag-buff tsaka sa damage output. Kailangan na kailangan dito ni Brel na mag-step up and kahit pa paano, hindi siya mamatay sa mga teamfights. May BKB na... Ay, hindi nga pala. Galing Scepter na rin yung ano ha? Yung... Tidehunter. Ah, Tide! So, AoE Gush, tama ba? Point target. Hindi, yeah. yun, AoE Gush. Point target na AoE. Mm-hmm. Yung Gush. Labaka talaga sa Tide dyan. Di ba yung minus armor, oh? Oo. Pag tinamahan si Medusa, ilan? Minus 4. Minus 4. Or minus 10. Minus 5. Ah, minus 5. 25 na. Plus, ay hindi. Tama, minus, minus ano. Mat, baka siya nagmamat. Caster lang usapan, ha? Sorry. Oh, yan. Pero ito si Lobo, naku, ito problema nila. Pag itong si SVG, nagkaroon ng BKB, ang pa-contra lang nila doon is Stone Gaze. Pero paano ka makapag-Stone Gaze pag nasama sa Blackwall? Oh. Unless, na-pop mo na. Mm. So, baka may makita tayo na potential na abisan na madalas nakikita natin sa isang enigma na pa-contra. Abisal. Kaso, sino mag-aabisan? Pwede naman si Saberlight. Pwede. Wala naman sa pera at this point. Wala nga sa pabili ng Vladimir siya. Basher kaya? Ay, hindi. Magba-Vladimir siya. Siguro pag nakita niya itong si SVG,
Kumbaga, pag hindi niya pa nabibili yung Vladivist, tapos nakita niya itong si Enigma, nagkaroon ng BKB. O, yan na. Baka hindi niya bilhin yung Vlads, baka mag-ano na siya, mag-bisal. Pero buo na ba? Ay, kinakayad lang ni Munmehanda ng Bagya. Sana daw manalo yung Quincy para daw secured na yung spot ng Quincy at EG. So, yes, lilipad sila. Pero if you're an EG fan, group stages lang sila. Oh, diba? So, kung gusto mo ang EG ay ang magkaroon ng chance na mismo ang playoffs na, eh, parang mas gusto mo yung Undying na manalo rito. Pero wait lang, si CNC ha. Napa, paano siya dyan? Paso pati si Milana. Patay si Moody. They're done. Naku, nakatitig na naman sila kay Timado. There's a black hole. And then the Ravage. Pero buhay pa. Timado still alive. Ayun, ang sakit ng Fate Bolt. So, double kill. For Yawar. Triple kill. No buyback for two heroes. Elder Titan lang ang meron. Bryl will be forced to use his BKB. And I think for Quincy Crew, dahil tatlong heroes ang patay, pwede sila dito mag-objective. Hindi mag-rush. And putay pa si Bryl. Namatay pa nga si Bryl na nagamit yung BKB. Even si and maboy, Saberlight. Aray ko po, Timo ay pang inabot. Kumbaga, dito sa side ng Undying, hindi nila madaan sa pick-off or split push. Itong Quincy Crew, kasi it's either magkakasama itong Quincy Crew o hindi sila makahanap itong Undying ng way para makakuha ng pick-off. Kasi kung tingin mo, kung pipick-off sila, wala sila masyadong lockdown. Mm-hmm. And every team fight, then Moonmenor, patay pa. Patay na naman. And ang tanong dito for Quincy Crew, mag-Roshan na ba sila or first second tower? Dib mong play safe sale dito, Roshan. Ang gawin nila dito. No. Kailangan na kailangan dito ni Medusa ng BKB. And pero dito, even secure lang to, secure lang ng ano to. Isipin mo kahit magka-BKB dito si Medusa, sino magka-cancel ng Black Hole? Mas na magka-BKB, etong si Enigma. So, kailangan talaga dito ni Timado, mabilis yung kamay niya. Okay, so, guys, hello. Hello. Hello, Keso. Ano cheese? To? Cheese? Ayun ang chess. Ayun ang chess. Hello. May chess doon. Ayaw. Ayaw ata. Partida daw ata. Okay. Pero may MKB na dito si, ano, si Awar. So, kahit wala pang butterfly, etong si Timado, nag-MKB na siya. Ito, smoke play sila. Wala pa rin silang idea, na ano ha? Huling teamfight na to. Pero gusto nilang mag-teamfight kasi ayaw na nila na hintayin pa yung Ravage tsaka Black Hole. Kasi at this point, cooldown pa naman eh. Mm-hmm. Let's see kung maganda yung magiging call dito. Pero alam ng Quincy. Alam. Ang ganda ng basa ng mapa dito ng Quincy. BKB na rin ha. Pero Saberlight blinking in. Si CNC yung mapipitas ba? Pero naku po. Astral step out. And Timothy Awar, oh, tinapangan niya na. Alam niya nga... Papasok sila dyan. Walang walang thunder eh. Nagkamali ng calculation si Tropa and patay ba dito si Moonmeander? Pero at least may buyback yung dalawa. So, kahit pa paano, kaya naman nila mag-defend. Kaso mga pa, I think kailangan nila mag-first ng buyback dito. Hindi pwedeng, hindi sila mag-buyback. Mali ng direction yung ano. Napuntan. Hindi, tsaka ano, kahit tama yung punta. Ay! Wait lang! Tinalunan na nila eton si Medusa. There's the Earth Splitter. Pero, ang ganda ng ginawa doon ng Quincy Crew. Hindi sila nag-hard commit kay Medusa, parang soft commitment lang. Ginawa nila, try natin patayin si Medusa. Pero nakita sila ng dalawang nag-buyback, atras agad. Oop. Disiplina lang. Ay, hindi kumapit. Nazo-zone out sila, even yung Gush. And nice glimmer cape. Buti ka mo, may glimmer. Mm-hmm. Wala pa naman siyang MLS. Boset yan, yung AOE Gush na. Di mo, grabe slow kay Medusa. Tsaka yung Minds Armor. Uy, may napana ata. Hop! Naku po! Napana nga! Si Saberlight, yun lang. Hindi na natin nakakita yun. Ang best lang kami ni ano, si CNC. Hindi niya kailangan yung ano, NGP. Wala na. Oo. I-ano na lang natin. I-game 3 na lang natin. Sabi ng Undying. And again, this series. Sobrang kalo... Yun lang. Inabol pa si Reiki. Binakul. Pero yun na nga. Game number 3 nga. Game number 3 tayo mga sir. Kumbaga another one-sided game. Pero side ng ano, Quincy Crew. Hindi naman siya like literally one-sided for me. Kasi yung ganda ng early ng ano, yung Undying eh. Pero yun nga, yun sinasabi ko sa'yo, di ba? Nag-snowball or natigil yung item progression ni Bryl from that one mistake.
yung sa Bounty Rune. Ah. Dahil after nun, namatay ulit siya sa may mid. Namatay siya ulit. Namatay din dun sa may top. Mm. Tapos, nag-snowball na lahat ng ano. Kumbaga parang, wala na lamang na tayo. Lamang na ako sa item kay Braille. Kumbaga, if I'm playing for QC, di ba? Or Quincy Crew. Lamang na ako ng item sa kanya eh. Kaya, alam kong kaya kong patayin yan. Kasi yung pa rin yung item niya nung na-burst natin siya dun sa may bounties. Mm. Kumbaga, nadali talaga yung BKB dito ni Braille. At saka nangyari dito, parang buhat na buhat ni Timado yung yung mundo, pero at then hindi niya kinaya kasi kuti mo dito sa side ng Quincy Crew, halos lahat ng nila dito heroes ipang team fight talaga, lalo na itong Enigma, etong Tidehunter. And kuti mo at the end of the game, ang may solution lang doon is si Bright, si Bright with BKB, pero yung tatlong heroes dito walang BKB. And for Quincy Crew, ang ganda kasi ng gawa dito ng Quincy Crew. Pag wala silang Ravage, wala silang Black Hole, magsasama-sama lang sila sa mapa. Ang madalas nakikita ko na nakiwala sa mapa, etong si Void, kasi meron, mobile naman yung hero niya. Uh-huh. Tsaka itong si Ewar, kasi syempre, dalawa yung buhay na ito. Pero itong tatlo, yung Tide, yung MSS, si MSS, tsaka si SVG, basta walang Ravage and Black Hole, sama-sama lang sila. Uh-huh. Dahil alam nila, etong draft ng Undying, walang ano to, skill, or sila cooldown dependent na draft. And, kumbaga, more on pick-offs yung parang kagandahan ng draft dito ng Dying. Pero hindi nila na-pull off yung puro pick-offs. Kasi yun nga ginawa din ng Quincy Crew. O yung tatlong heroes dito ng Quincy Crew. Pag wala silang Ravage tsaka Black Hole, sama-sama lang. Para walang mapitas yung Dying. So, 6, 7, 10. So, yun mga sir. Post analysis natin for Game 2. Antayin na lang natin yung draft. And then once the lobby is up, then we'll head immediately into the game. Right? Habol na rin kayo, PNXBet. Register and use our code LuponWXE. Kailangan ng funds, yeah. PM sa Koinic page. So, just take a short break. Kami naging kaso nyo for this series. This is Pillage. And this is that. And we'll be right back. Okay lang.